Well, I think po, yung deserve ng love, parang na-earn siya through time. And for me naman, as long as, kasi from family ko, ang dami ko ng love na natatanggap and parang enough na yun sa akin. Pero dito sa showbiz, parang I just stay true to myself. Kasi you can never hate someone who just becomes herself. And of course, kay Marco naman, I can see na he's really working hard. Nag-gym yan, yung mga steps sa ASAP bago pinapractice talaga niya. And I can see na pag nag-a-acting, hindi yan mapakali pag hindi niya na-finish yung lines niya na ma-master. I think na that's what makes him deserving and caring siya sa mga tao sa paligid niya. I hope that people will love ang Mayward and ang KissMarc po kasi hindi sila lang ang love team eh. Na natutunan namin sa movie na to na kahit nasa showbiz kami, kahit anong mangyari pa naman, kapag may kailangan kami sa isa't isa, kapag may kailangan kami takbuhan, andun kami na nagtutulungan. Kaya that's what makes us different from other people, from other movies. We don't take work just as work. We take work as a chance to be closer, to know each other more. Paano ba magiging maganda yung pelikula kapag hindi naman ni-enjoy kapag nagtratrabaho? So, I'm sure you will like it. You will like us kasi we are enjoying while we do ASAP, while we do everything, every mall shows. Lahat ng ginagawa namin na-enjoy namin kahit minsan nagpupuyat kami. Eh, para sa amin at para sa inyo din yun. Kaya maraming salamat po ulit. First of all, I want to say I agree with Kisses that it's not something that is deserved from the get-go. It's something that you should earn it. It's not something that, oh, ganyan, just like that. But one thing that I can say is that from the start, you know, people have been saying, keep your feet on the ground. Don't let your head go into the clouds. I haven't seen that from any of us so far. Something that is like a core value for all of us is that we don't want to lie to any of you. We don't want to, you know, we want to be truthful in everything that we do. Mm-hmm. Like Marco said, if you do something that you love, if you have a job that you love, you'll never work a day in your life. So at the moment, I'm on holiday. Lahat ng tao deserve po namin ng love eh. Kasi kung paano nila kami minahal doon sa PBB, masasabi at masisiguro ko po sa kanila na hanggang ngayon hindi kami nagbago. Dahil po siguro sa mga tao na kapaligid sa amin, hindi kami nagsasawang pasalamatan yung mga taong tumulong para maabot namin yung pangarap namin. At hanggang ngayon po ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanilang dalawa, sa kanilang tatlo na hindi sila nagbago. At andito kami para sa isa't isa na kahit anong mangyari. Kasi hindi naman po namin kailangan na ipakita sa buong mundo o sa social media na love namin sa isang picture tayo ganito. Parang yung moment na yon, yung special moment na meron kami, amin na yon. Hindi na kailangan pa ipakita. Kaya kapag may nagsasabi ng masama about sa amin, kaya pinagtatawa na namin kasi hindi nyo alam. Kami nakakaalam ng totoo. Kaya yon, basta ang pagpakakatotoo, yun yung mas mamahalin pa nila sa amin. Kasi syempre yung mga girls, medyo, hindi naman sa hope ya, pero hopeful. I like to say the term hopeful. Hopeful kasi nowadays is pinaano as hope ya, di ba? Nag-hope, gano'n, no? Medyo, I admit naman na minsan nagiging hope ya yung mga babae, pero hindi naman may hope ya ang mga babae kung walang ibibigay na hope ya sa kanila, di ba po? Mapaasa rin kasi. Paasa ba, Papol? Ang cute na. Hindi naman daw mag-hope kung wala nang binibigay na hope ya. May ikaw, meron ka ba mga hope ya moments kayo ni Kisses? Siguro po abnormal yung walang hope ya moment. Ay, totoo din ang mga. Ako po, meron na po, oo. Pero, oh my God. Siguro, siguro mas nangyari po siya nung college ako. Pero hindi ko pwede sabihin. Hindi ko may dyan. Basta na-experience ko na po. Pero at the end, may matutunan ka naman po doon. At mas mapapalawag pa po yung isipan mo abang sa mga bagay-bagay. So stronger ka na ngayon? I'm strong.
we're very close to each other po. As in, we know everything about each other, especially nung sa PBB. Talagang lahat ko alam niya. Tapos yung lahat ng kanya alam ko rin. Although right now, syempre, marami pong ginagawa. So, lagi kami hiwalay. Pero alam ko sa sarili ko na kahit saan ako pumunta, andito siya. Sobra nga po. Kasi wala akong friend na ganun ba? Na parang jowa ba? Oo. Kasi siya yung friend na parang boyfriend ko na siya. Kumain ka na ba? Sorry ko ngayon. Okay ka lang ba? Gusto mo bigyan ka ng pagkain? Tapos, kasi ano eh, sobrang caring, sobrang sweet. At saka, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil as a ate, talagang binigyan niya ako ng parang role sa buhay niya na maging ate talaga sa kanya. Kasi nag-grow pa naman si Kisses po eh. At saka, masaya ako na nasasaksihan ko yung pagiging, yung pag-grow niya as a teenager po. Para sa akin po, una, syempre, nasasaktan ako kasi kaibigan ko po yun eh. Pero kasi, naniniwala kami kung ano yung totoo, yun yung paglalaban namin. At hindi na namin kailangan pa ipakita sa mundo at sabihin sa mundo na, hello, we're best friend! Hindi na ganun eh. Parang hindi na kailangan ng ganun para sabihin sa kanila. Para saan? Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo naman talaga mapipis yung mga tao. Kahit anong gawin mo, may magbabash at may magbabash sa'yo. Kaya, mas mabuti pa hindi mo na lang sila papatulan at mas pahalagahan mo na lang kung ano yung meron sa amin, kung yung nabuo namin sa amin dalawa, yung PBB po. Tama. Ako naman po, nasabi ko po kasi doon nung PBB house bago kami lumabas na kasi sinabi po ng isang co-housemate namin sa regulars na maraming sinasabi sa inyo sa social media, baka masaktan daw kami. And then sinabi ko na, magagalit talaga ako pag may sinabing masama kay Ate Maymay. Oo, may pagpupuso sa alam siya, tapos, ginanong ko yung mukha. Ganun yung sinabi ko. Kasi yung magpatulan na. And then sabi ko, hindi, yung unang ipopost ko paglabas ko sa bahay ni Kuya yung picture namin dalawa para matigil na. Pero paglabas namin ng bahay, yun yung unang pinost ko. Sabi ko, as promised, this is the first picture I will post. Tapos pag-post ko, oh my god, parang ma-attack sa puso na sobrang mga sinasabi ng mga tao. Kasi syempre, I just got out of the house. And then yun agad yung nakita ko. So, it was a very hard time for us. Yung, andun kami sa CR, nag-uusap kami, ano ba ito, nag-iiyakan kami nung last year. Pero now, a lot of things has changed. Sadly, talagang hindi sila ma-peace. Pero yung masasabi ko na lang na, I'm calling out all the people na sumusuporta sa akin na if you see something, if you see someone saying bad thing about me, please just, understand them and don't fight them and especially please don't say anything bad about my friend kasi masakit sa akin na ina-attack yung mga friends ko kasi part na kami ng buhay ng isa't isa and the fact na hindi naman pwede namin sinapagalitan na what's that? O isa-isa rin sa hindi naman pwede namin gawin yun. So sana magtulungan na lang po yung mga supporters. It's always better to just spread love kasi kung if we fight with each other, we're gonna pull each other down.